Matapos nga mga idol ng embarrassing loss ng Los Angeles Lakers kahapon against sa Denver Nuggets, ngayong araw mga idol, eto nga si LeBron James ay humingi ng dispensa. Humingi nga ng sorry mga idol sa Lakers fans. Sa Lakers Nation mga idol, nag-tweet nga siya, hashtag Laker Nation, I apologize and I promise we'll be better. Ayan nga mga idol ang response ni LeBron James matapos nga na mapahiya sila sa Denver. Pero nga mga idol, itong mga Lakers fans ay sinabi kay LeBron, bakit ka nagsusorry? Hindi naman ikaw ang may kasalanan, kung hindi ang kanyang mga kakampi. Ayon din sa mga Lakers fans mga idol, nakikita nga daw nila na ginagawa ni LeBron ang lahat, pero hindi nga lang siya tinutulungan talaga ng kanyang mga teammate. Sa last 10 games nga na LeBron mga idol ay nag-a-average siya ng 34.5 points per game at sa buwan ng January, 31.6 points per game ang kanyang ina-average at ngayong season, 29.1 points per game. Yan nga mga idol ang mga numerong itinatala ni LeBron pero hindi ito nagre-resulta sa panalo dahil ayon sa mga Lakers fans ay walang tumutulong dito kay LeBron James at hindi rin daw consistent ang ibang mga tumutulong. Kaya nga't ayon sa mga Lakers fans, hindi nga daw dapat si LeBron ang humihingi ng sorry. Pero tama naman mga idol ang ginawa ni LeBron. Hindi niya nga iniwan ng kanyang mga teammates sa ere. Isa nga yung pagpapakita ng magandang leadership. Wala nga siyang sinisisi na particular or individual na player kung bakit sila natatalo. Nangako lang siya na ang buong team nila ay aayusin na ang paglalaro sa mga susunod nilang games. At ayan nga mga idol ang pahayag ng paghingi ng sorry ni LeBron. Ano bang masasabi nyo dito mga idol? Ano bang opinion nyo? Komento nyo lamang ang inyong mga saloobin. At sa ating susunod na balita naman mga idol, player nga ng Golden State Warriors na kanilang rookie ay napakaganda ng nilalaro sa kanyang last 3 games. Mukha nga mga idol itong si Jonathan Kuminga ay nasasanay na sa NBA. Nag-average nga siya sa kanyang huling 3 game ng 19.7 points per game, 5.7 rebounds, 52% mga idol ang ina-average sa field goal percentage. Napakaganda nga niyan mga idol, napakalaking contribution na kanyang ginawa sa kanilang huling 3 laban. At dahil nga rin niyang kasi mga idol, mas nabibigyan nga siya ng mga minuto, mas napapatunayan niya nga ang kanyang sarili, mas napapakita niya rin kung ano ba ang tunay niyang galing. At sa ating susunod at panghuling balita na nga mga idol, ang bagong trade na si Cameron Radish, feeling niya nga daw mga idol ay kaya niyang maging isang star. Maging tunay nga daw na all-star dito sa NBA, ngayong nalipat nga siya sa New York Knicks. Yan nga daw mga idol ang kanyang itinatrabaho ngayon, ang kanyang iniensayo. Gusto niya nga mga idol mapabilang sa mga batang player na may future star potential. At yan nga mga idol, sigurado ay very exciting news para nga sa team ng New York Knicks. Mukhang hindi nga sila magsisisi sa player nga na kanilang kinuha kabalit ng kanilang isang first round pick. At yan nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!